Hi! Welcome or welcome back to my channel. Ayan, for today's video, ay ipapakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit ba ako napahilig sa mga pampaputi, ayan, pampaganda ng skin, pan-treat ng ating mga peklat, ayan. Isa pa sa mga biggest insecurities ko talaga. And, ayan, eto nga yung aking mga peklat. Ayan, nakikita nyo naman na nag-wave-wave agad-agad yung peklat ko dyan, ayan. And pag may nakikita ako mga ibang babae na magaganda yung kutis nila, maputi, makinis, flawless, walang kapeklat-peklat, ayan, sobrang nakakainggit talaga. And parang naisip ko, bakit ganito yung skin ko, ayan, ganyan. And nung nag-start ako na mag-treat ng aking mga peklat, ayan, hindi pa ako nag-YouTube noon and dalaga pa ako until maging mommy ako, ayan, na-stuck na ako dito sa bahay. And then naisip ko na bakit hindi ako gumawa ng videos about dito, kasi for sure, kagaya ko, maraming makaka-relate and marami din yung mga may mga ganitong problema ng mga babae. Ako kasi before, sobrang takot na takot akong mag-short, ayan, ma-expose yung legs ko, makita yung mga peklat ko dyan, mga nakatago, ayan, kasi, ano, nahihiya ako lalo na pagkalalaki yung makakakita. Alam mo naman, meron kasing mga ibang mga lalaki, hindi ko naman nila lahat, merong mga lalaki na isa sa mga pamantayan nila ng magandang babae is yung pagkakaroon ng flawless na skin, maputi, ayan, yung walang peklat-peklat, ayan. And pag may nakita silang mga peklat sa'yo, ayan, bawas points ka na agad doon, di ba? So, ayan, naisip ko na yung mga ginagawa kong treatment, ay gusto ko siyang i-share, ayan, para, ayun, hindi ko man matulungan lahat, at least meron yung mga makakapanood na may mga ganitong, ano din, mga ganitong problema din sa skin nila na gusto nilang i-treat. Bebe, yung pasensya na nililipot ng bebe. Ding mga ibang mga girls na gusto nilang i-treat yung mga peklat nila pero hindi yun dun sa mga DIY na pumamaraan, yung hindi sa mga kagaya ng ginagawa ko. And meron din naman yung mga iba na gusto din i-try yung DIY, ganyan, maalin DIY man or yung doctor ang kailangan, ayan, ganyan. So, syempre ako, since hindi ko afford yung mga ganun, DIY talaga yung mga tinatry. And alam mo yun, yung experience na minsan mo lang ma-expose yung legs mo na maraming peklat. And then, ano pa, parang magiging nightmare pa siya kasi sobrang manliliit yung kumpiyansa mo sa sarili mo. And ayan, parang gusto mong lamuhin ka na lang ng lupa. Ayan, ganun. So ayan, ipapakita ko na sa inyo yung aking mga sikretong malupet. Ayan. So, ayan, yan yung aking legs. Ayan, hindi mo na talaga makahalata yung ibang mga peklat ko. Ayan. And, pasensya na dun sa aking malaluyang paa, yung aking talampakan, tas ang itim-itim. Ayan. Itong peklat ko na to, paluto ng inay. Love ko naman ang aking ina. Ayan. Pero dati kasi, hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko na matandaan. Then, pinalo niya ako ng sinibak na kahoy na merong baga. And ito nga yung tinamaan. Dumugo to. Tapos, sobrang iyak ko dito. Ito talaga yung tanda-tanda ko kung anong nangyari. Kung saan ko nakuha. And ito naman, hindi na siya masyadong halata, diba? This. Ayan o, peklat siya. Hindi na siya masyadong halata kasi... Be careful, anak. Hindi na siya masyadong halata. Pero dati, ang itim-itim niyan. And, ayan, dito sa tuhod, eto din. Peklat din yan. Ayan. Pero hindi na siya masyadong halata. Pag malayo ka, siguro mga isang dipa sa akin, hindi mo na mahalata yung mga peklat ko, not unless talaga natitigan mo talaga siya ng bonggang-bongga. Eto lang talaga yung mahahalata mo. And later, may papakita pa ako sa inyong marami pa dyan. Eto, ayan, peklat din yan. Yung iba, natatandaan ko kung saan siya galing, kung saan ko nakuha yung mga peklat. Pero yung iba, hindi ko din matandaan. Hindi ko alam kung paano ko siya nakuha. Ayan. Ito, palo ng inay ito. Pero itong mga ito, hindi ko na alam kung saan ko to nakuha. Itong mga to. Ayan. Dito ba? May mga peklat ako dito na... Ano na, hindi na talaga siya makikita kahit vini-video ko siya. Hindi na talaga siya mahahalata. Ayan. Eto, kaya siya maitim kasi may mga ano siya, may mga ugat-ugat siya dito. Ayan, yung balahibo ko yung kitang-kita. Eto, hindi naman siya peklat. Eto, bago lang siya. Pagkagising ko,
Ay, nandito na siya. Siguro nagkamot ako ng gabi. Tapos, ayan. No! No, later, anak. Eto, medyo malalim to. Ayan, medyo malalim. Ayan. Pero pagka malayo naman na ganyan, hindi na siya yung, ano, yung mapangit tignan. Ayan, malalim kasi siya tignan. Ayan. Parang ganyan na siya pagka sa malayo, ganyan na yung kulay niya. Alam na may peklat, pero pantay yung kulay niya sa akin. Ayan. May pasa ako. And ito yung akin talampakan. Ang dami ding ugat. Nung nanganak ako, lumabas yung mga ugat-ugat ko dyan. Ang dami yung mga maliliit. And yung mga peklat ko dito, ito, peklat din to. Ayun, peklat din. Sobra talagang dami kong peklat dito. And ito, tamo, puti. And before, ang dami kong mga itim-itim dito na mga peklat. Yung mga ganong peklat kasi natatanggal pa talaga siya. Pero unlike yung mga kagaya nito, hindi na siya matatanggal. Ang magagawa na lang natin dito is mapapantay siya. Here, isa din to, peklat din to, pero manipis lang siya. Yan, hindi na talaga siya matatanggal. Ito, yung kagaya nito, hindi na rin siya matatanggal. Yung parang makintab na, ano, hindi naman siya, parang siyang keloid, ganun, na naka-flat. Ayan, nag-ano siya, nag-blur. Ayan. Ito, kagaya nito, hindi na siya matatanggal kasi medyo malalim na yung damage na nagawa nila sa skin ko. And dito naman sa kabila, ayan, ito. Nangunguna agad-agad, ayan. Sobrang dami ko talagang peklat. Lalo na nung hindi ko pa ito tinitreat, ang daming mga itim-itim talaga. May luma, may bagong peklat, ayan. Ayan. Ito, ugat-ugat ito. Ito, peklat to, pero namuti na din siya. Naging pantay na, hindi na siya yung kagaya nung halatang-halata sa skin ko. And ito, kung nakikita nyo. Ito yung last time na trinit natin. Yung mga kagat-kagat na mga mosquito. Ayan. Yung iba wala na. Yung iba nandito pa. And hindi kasi siya masyadong... Ayan. Ito. Ayan. Sorry, nagbe-blur. Ayan, ito. Hindi na siya masyadong makita eh. Pero ito, peklat din to na pumantay na talaga siya sa kulay ko. Ayan, oh, hindi na siya halatang peklat. Ayan. Itim talaga ng talampakan ko. And ito, hindi na rin siya halatang peklat, diba? Pero pagka tinitigan mo kasi siya, yan, dyan mo siya makahalata na peklat pala siya. Ito, balat siya. Ito, peklat din siya. Ayan, maitim siya dati, pero ngayon namumuti na din. Pumapantay na rin yung color niya. And ito naman, yung noong na-aksidente ako. Ayan, oh, yan. Keloid siya. Noong na-aksidente ako noong 2015, nabangga ako ng sasakyan. And, ayan. Ayan, sa kamay ko, yun na, keloid. Ayan. May bago na naman akong sugat. Kasi nung naglinis ako ng banyo kahapon, ito. Hindi ko alam na ano na pala siya, na tuklap na pala siya. Kaya pala ang hapdi. Tapos nung maliligo na ako, nakita ko na, ah, bakit ganun? Tuklap siya. Sugat na pala. Ayan. Yan yung keloid ko sa kamay. Ayan. Hindi siya nagpo-focus. And meron din ako dito sa kabila. Ayan, yung isa balat. Hindi siya mag-focus. Ayan, yung isa balat, itong bandang nasa itaas. Pero yung isa na maputi, ayun, keloid din siya. Yan nga, sabi ko nga sa inyo, keloid din ako. Ayan. Pero naka-flat na siya. Ano naman yan? Nadali naman yan sa buho nung naligo kami sa ilog. So, ayan, nakita nyo na nga yung mga peklat na tinitreat ko. Ayan, yung iba, matagal na. And yung iba naman, bago pa lang yung mga iba, yung mga pinagkagatan ng mga lamok. Ayan, mabilis lang siyang matanggal. Pero yung mga iba, yung mga galing ng mga aksidente, ayan. Yun, kagaya nga nung pinakita ko sa inyo na nag-keloid siya. And yung iba na galing sa palo ng inay, pamula pa nung pagkabata ko, ayan, napapantay ko lang siya. Pero at least, mas maganda yung itsura niya kaysa nung dati. Ayan, hindi ko kasi siya nakuhanan ng picture before kong
mag-start na matreat itong mga peklat ko. Kasi hindi ko pa naiisip dati na maggagawa ako ng YouTube channel ko and gagawa ko ng mga videos yung mga ginagawa ko, mga DIY treatment sa aking peklat. So, ayan. So, ayan, nung na-aksidente ako, ito, yung karugtong nito is yung sugat ko naman dito sa ulo, ayan, na hindi ko na mapapakita kasi hindi ko makikita kung makukuhanan ko ba siya ng video kasi taklob siya ng, ano, ng buhok and pocknot siya, mahaba siya. Hindi ko tanda kung 6 ba o 8 stitches yung ginawa dun sa ulo ko, ayan. Ayan, hanggang dito lang ang ating video. Sana nag-enjoy ka sa panonood ng itour ko kayo doon sa aking mga peklat, ayan. And yan nga yung dahilan kung bakit ako mahilig sa mga pampaputi, ayan, pampakinis ng skin, and pang-treat ng mga peklat, ayan.